Good day mga boss. And for today's video, ayan, naghahakot na sila ng materyales na pinamili para sa ating kisame. So, kisame yung una nilang gagawin. So, yan yung ating napiling contractor. So, mamaya peplex natin sa baba kung anong pangalan ng contractor. And pwede nyo silang i-PM kung meron kayong ipapagawang bahay o lahat basta sa bahay. Kisame, yan, marami silang service na binibigay. So, yan, naghahakot na sila ng kisame. And ito yung mga bakal na pinamili. Alright, and mga original na yan. And sila na yung namili ng materyales. Kanila na rin yung materyales. So, yun yung ating usapan. So, yan yung contractor natin. Alright, so, inakakot na nila yung mga kisame. And ito yung nagtatile, si Anthony. So, pwede nyo rin siyang kontakin. Ayan, and PM lang kayo pag gusto nyo magpagawa ng tiles. Alright. So, good day mga boss. At yan na nga, yung ating update sa ating pagawa sa bahay ni Adet. Sinisimulan na yung tiles nila dito sa terrace. So, yun na lang. And bukas tutuloy nila kasi hapon na. Alright. And nakapamili na rin ng mga materyales sa ating pagagawang kisame. So, yan yung mga bakal nila. Alright. So, hinakot na kanina. And yung napili nating contractor, may apex natin kung sino. And pwede nyo rin silang tawagan. Alright. So, tropa rin natin yon. And yan, so may CR natin. So, block yung flooring ng CR natin. Ayan. And yung side na lang lalagyan nila tomorrow. Ayan, lalagyan na lang nila yan bukas. Pati dito sa may lababo. So, lalagyan nila ng tiles dito sa tabi. So, isa lang patong na tiles yan. Ayan. So, medyo ayaw ko kasi ng medyo mataas. Ayan. So, dito nakabang yung pwede tayo palagay ng ng cabinet, sorry. So, palalagyan natin yan dito. And plan pa rin natin na lalagyan dito ng maliit na table, parang sa bar. Ayan, dito ilalagay. Ayan, para okay siya. Tapos dito may mga lagayan. And dito rin, tapos may ilaw. Ayan, may ilaw dito. So, siguro saka na yun. Tapusin muna natin itong pintura, kisame. And saka na siguro yon. And ito yung materyales dun sa gagamitin na kisame. Yan. Ito yung original na hardiplex. Alright. So, yan. Hardiplex nakalagay. And sad to say, ito babaklasin nila. So, papalitan na namin ng hardiplex din. Kasi ito yung mumurahin na hindi siya original na hardiplex. Yan. So, kasi dapat yan, gagawin nilang nila is re-remedyohan. Parang pagagandahin nila. Kaso, sorry sa unang nagawa pero maling-mali daw yung nagawa nila. Ayan. Ito daw dapat hindi ganitong naka-linya. So, dapat pa ganun, pahaba yung linya. Tapos dito, mababa. Sa side na to, mababa. Tapos dito, mataas. Ayan. Kung makikita nyo dyan, ayan. Mababa dito, pamula doon mababa, and dito mataas. So hindi daw talaga pantay. So nagano sila kanina na babaklasin nila to lahat, tapos ipapantay lang nila yon. Papantayin nila yung pagkakalagay, yung gawa ng unang gumawa nito. So sabi ko naman, nakalagay dito sa kisame, sabi niya ibabalik uli. Kaso talagang mahuna rin daw talaga itong nakalagay na itong una. Yan. Pag yan daw nag-crack, yan daw ay dire-diretsyong bagsak talaga. So nakakatakot nun. Baka daw pag natutulog ay mag-crack tapos may limat yan and bumagsak habang natutulog. So yun yung ano. So pwede naman daw yan uli yung ilagay. Ayan. Pero nag-decide na rin ako sa si Mrs. na palitan na rin nung hardiplex na original. So, to kasi muro lang to eh. Nasa 300 plus lang to. Tapos yung hardiplex kanina, nagtanong ako. So, additional na 5 piraso daw yung magagamit dito. So, nagtanong tayo kanina, 650 yung isang piraso. Nagtanong tayo dun sa hardware. So, papalitan natin. And then yung ating pin light, papalitan din natin yan ng mas maliit kasi pag yan daw napinturahan na to, sobrang liwanag daw ng kwarto. Ayan, so mas okay pa daw dito yung maliit lang na pin light. Kasi to,
Maliwanag na daw to. Yan. Maliwanag na yan. So, sabi, advice niya is, kung gusto ko daw magpalit, magpalit na lang daw ng maliit. Ayan. So, hintayin natin yung electrician kasi tatanggalin nila to ngayon. And lalagay muna ng tape tapos ibababa na lang nung magagawa ng kisame. And to tatanggalin din to. So, baka ito ilagay natin sa salas. Bahala na. Ayan. So, kahit na maliit na ilaw lang dito, okay na. Alright. So, yan yung update. Nalagay na rin ng yung kulay puti. Comment yung nga, ano tawag doon? Growth ba yun? Hindi ko rin alam. So, nilagay na nila ng kulay puti. Kasi, may gagawa nga daw bukas sa kisame. Eh, nilagay na ng mga nagtatiles ng ano, para hindi na daw, ano, hindi na daw abala sa nagagawa, sunod na gagawa. Alright, so papalitan niya ng bago, hard duplex din. Salamat sa nagawa. Ayan, talagang, ano, hindi daw talaga pantay. Ayan, so yung kwarto niya din, okay na din. Ayan, so talagyan na rin ng yung kulay puti. Ayan, sa mga tabi-tabi. And, bukas start nila. So, yun. And, kanina nag-ano na rin sila ng, ano, ng spandril. So, medyo mahal talaga yata magpalagay nun. Kasi may aayusin sila. Yung pinakadulo nun, aayusin nila yun. Kasi hindi daw pantay yung pagkakagupit ng yero. So, mag-grinder sila. And, medyo tataas na daw yung sanipa na ilalagay. So, hindi na tayo nagpalagay ng gutter. Yung gutter ay yung nilalagay dito, yung sa lukan ng tubig pag umuulan. So, dun ang patak lahat, tapos meron na lang na pipe na nakaganon. So, hindi na tayo nagpalagay nun. Kasi, sabi nung nagagawa is, maraming puno. So, yung mga dahon-dahon yan is maaaring posible na bumara dun sa gutter, kung tawagin. So, sanipa na lang yung papalagay natin. And medyo mahal yung sanipa, pinaano natin kanina. So, pinakwenta, sobrang mahal. So, sabi nga niya is, medyo makapal daw yung gagamitin doon sa nipa. So, yan. Yan lang yung update natin sa bahay ni Adet. And tomorrow, to na lang yung gagawin. Tiles na lang to. Tapos, doon sa may tuntungan. Yan, sa may pinaka-entrance na yun, lalagyan din ng tiles at saka doon sa may labahan. Alright, so, maraming salamat. And update ulit tayo bukas. Alright, keep safe, God bless, and to God be all the glory. Bye-bye!